Sa Luke chapter 12 verse 15, napakaganda po na sinabi ng ating Panginoon Jesus dyan. Kung mababasa po natin, nakalagay doon. At sinabi niya si Jesus sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Magandang sukatan po ito kung atin pong pag-uusapan ay spiritual life. Hindi pala sa dami ng ating mga ari-arian o kayamanan. Sa dami po ng ating mga naipon, hindi po doon nakabase ang uri ng ating pamumuhay. Bakit po? Sapagkat ang Diyos po ay tumitingin sa puso. Hindi po sa ating mga ari-arian, mga naipon, kayamanan. So dito po tayo magsisimula sa verse na ito. Mag-ingat tayo. Minsan po ako napupunta sa mga squatter area, minsan naman sa mga mayayaman na area, mga mayayaman lugar, at hindi naman po lahat, pero minsan napapansin ko kung sino pang mga mayayaman, sila yung laging malungkot. Hindi lahat, pero meron ako mga experience na ganun. Pero pag pumunta ka sa mga depressed area, depressed, no? Yung mga squatter area, depressed daw, pero pag pinuntahan mo yung mga bahay nila sa loob ng tahanan, para mga hindi depressed. Bakit po? Kasi po hindi sila nakasalalay sa kayamanan. Sila po ay, yung mga mahihirap na pinupuntahan kong yon, sila po ay nagtitiwala sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Kaya sinabi ng ating Panginoon, mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Bakit po? Because money has the ability to blind us. May kapangyarihan ito para bulagin tayo at patigasin ang ating puso. Dahil po sa pera, dami nag-aaway-away dyan eh. So, balikan po natin ang ating gospel for today, ang mayaman at si Lazaro. Tingnan po natin yung letrato. Minsan pag recollection, isang picture lang ganyan. At magninilay-nilay tayo, isulat natin mga anong nakikita natin, mga mensahe. At dito natin mapapansin, tatlong karakter, yung mayaman, si Lazaro, at may isang alagang aso. Ayan po. At itong mayaman na ito, sa Latin, ang tawag sa kanya, traditionally speaking, ay si Dives. Parang dive, no? Nagda-dive ang spelling. Dives. Na ibig sabihin sa Latin ay rich. Kaya, traditionally speaking po, ang pangalan niya sa ating simbahan, binigyan siya ng pangalan na Dives. Pero hindi ho nakasulat sa Bible yon. Dahil sa Latin po, ang ibig sabihin ng Dives ay rich man or mayaman. At si Lazarus naman, sa Hebrew, Greek at Aramaic, ang ibig sabihin pala ng Lazarus ay God is my help or God has helped. Tinutulungan ng Diyos, no? Inaalalayan ng Diyos. At sa Latin, ang ibig sabihin ng Lazarus ay leper or may ketong. Kaya't malamang, nung binasa po natin kanina yung Ebanghelyo, dinidilaan ng aso ang kanyang mga sugat, malamang siya ay may ketong. O isang sakit na talagang kinakain unti-unti ang kanyang pangangatawan. So mapapansin po natin yung contrast, mayaman at mahirap. At meron pong reality na nakakalungkot sa mundo. Ano po yun? Usually po ang mga mahihirap at mga mayayaman, although hindi naman po lagi, pero kuminsan po ang mga mahihirap ay laging discriminated. Dito ang mahihirap, doon ang mga mayayaman. May naalala kong simbahan, napakagandang simbahan sa New Manila, no? Mga nagbabantay ng mga sasakyan, yung mga watchboy, yung mga nagta-traffic ng mga sasakyan. Minsan narinig ko sila nag-uusap-usap. Ang sabi ng isa, kita mo, yung mga nagsisimba dito, puro mga mayayaman. Sa isip-isip ko, pwede naman sila pumasok eh. Siguro lang nahihiya dahil yung suot nila, pero kuminsan talaga ito ay isang sad reality sa buhay. Kaya reflection po. Halimbawa, may nakita tayong isang street child or street person. Ito yung sasabi ko ninyo, itutuloy ko ngayon. Yan, halimbawa, batang naghihirap sa kalsada. Ang tanong, handa ba tayong tumulong or mag-share ng isang iabot ng ating kamay, mag-share ng helping hand? Alalahanin po natin, may sinabi ang ating Panginoon Jesus, truly I say to you, whatever you did to these little ones who are my brothers and sisters, you did it to me. Matthew chapter 25 verse 40. Ito po yung bahagi ng Bible na kung saan sinabi ni Jesus eh, nung nakikita mo akong nauuhaw, nagugutom, walang damit, may sakit, nasa kulungan, nag-abot ka ba ng tulong? At magtatanong ngayon yung mga alagad niya, Lord, kailan namin kayo nakitang nagugutom, nauuhaw, walang masuot na damit, o nasa kulungan, o may sakit? Sumagot si Jesus,
kung ano ang ginawa mo sa pinakamaliit kong lingkod, yun ang ginawa mo sa akin. Kaya kung minsan pag nakakita po tayo ng mahirap, honestly, kahit naman kung minsan ako, minsan judgmental tayo, pumapasok agad sa isip natin na sindikato, isusugal lang niya yan, no, ibibisyo lang niya. Well, siguro tama din, no? Kaya kailangan din po ng discernment, pero hindi naman po lahat. Meron dyan iilan talaga, kailangan nila ng tulong. Mag-aabot kaya ho tayo ng tulong? Ayan po. Kung anong ginawa natin sa iba, parang ginawa natin kay Jesus. Pero kung tayo po ay mag-aabot ng tulong sa mga kabataan, sa mga street people, lalo na po sa mga taong lansangan, alalahanin po natin may batas po tayo sa Pilipinas, ha?